Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name. Welcome to New Life Church East Wednesday Workout. Tonight, I'm gonna share with you Psalms chapter 1 verses 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do, prospers. Let us all pray. Lord God, we thank you for your faithfulness sa bawat isa. Patuloy kaming humihingi ng inyong presensya sa oras na ito
upang samahan kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin na ang salitang ito ay maabot ang puso at isipan namin upang tuluyan namin itong maisabuhay sa pang-araw-araw naming gawain. All this we pray in your mighty name, Jesus. Amen. So, kamusta na ang lahat? Miss na ba natin yung mga kaibigan natin outside? Marahil marami sa atin ang nararamdaman ay ganun. Kasi maraming happenings tayong na-miss na nagagawa natin before. Sino ba naman na hindi magiging masaya kasama ang tropa sharing same interest with you? Yung susuportahan ka at kukonsentihin ka sa mga bagay na akala natin eh okay. Or tutulungan ka, susuportahan ka rin na itago yung mga sikreto mo sa magulang, sa pastor mo, and even to your leaders. Pero, sabi sa unang verse na binasa natin, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. So, binasa natin ito na there's a commandment, hidden commandment with conviction, sinasabi sa atin ng Panginoon. Sa simpleng words, pag alam mong mali, huwag mo nang itry or huwag mo nang pasukin. And sa panahon natin ngayon na maraming nagra-run sa social media na craving for self-entitlement or nag-ahayag ng mga karapatan nila na minsan hindi na naiisip yung mga sinasabi, nauna na yung emotions na kahit na makatapak na tayo ng mga taong nasa paligid natin or makasakit na tayo, eh wala na tayong pakialam basta nailabas natin yung mga nasa sa loobin natin. Isa na ba tayo dito sa mga nag-run sa social media? Ngunit sabi ng word ng Lord, for us to be blessed, we have to live set apart. Set apart for those sinful and worldly things na nakapaligid sa atin. Set apart na hindi naman to the extent na to condemn our friends na nakapaligid sa atin, but to encourage them to live their life according dun sa kung paano mo rin sinasabuhay na kasama ang ating Panginoon. Sa verse 2, but those who delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. So, alam na natin ito. Devotion. How's your devotional life during this season? Do we still remain faithful sa pagbabasa ng word ng Lord? How do you spend yung marami mong oras sa mga panahon na ito? Saan mo ina-spend yung oras mo ngayon? Are we still delight in His word? Sana wag natin isipin na ang devotion ay isa lang religious activities or duties na kailangan mong gawin. Instead, need mo siyang gawin kasi you hunger sa presence ng ating Panginoon. Yung nagmamatter sa'yo yung relationship mo with Him, so hindi mo maskip yung araw na hindi ka nakikipag-usap sa taong mahal mo. How can you feel blessed kung hindi mo alam yung mga pangako sa'yo ng Lord? Kung paano ka ma-inspire na sa mga Bible characters na napagtagumpayan ang lahat ng pagsubok dahil naging faithful sa kanila ang ating Panginoon? Diba, pag word na or text na galing sa mahal mo, kinikilig ka. Hoping ganun din nakaka-affect sa'yo ang word ng Lord during your devotion para patuloy kang ma-excite every day sa revelation niya sa'yo during your devotion. And on verse 3, that person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season, and those leaf does not wither, whatever they does, prosper. In this season na parang andry natin maybe financially, physically, and emotionally, God has promised that as long as you stay connected sa source ng lahat-lahat, you will bear fruits.
Yung mga ginagawa mo, hindi lang yan natatapon sa wala. Ang pangako ng Lord for us is to prosper, not just to survive this season, yung COVID na to. Hindi mo lang basta ma-survive yung quarantine season na to, but for you to prosper. Marami man tayong plano na pang sarili or pang ministry man na hindi natuloy o nangyari, but God's plan still prevail, and that is to make us prosper. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future." And that promise still nandiyan. Hindi yan magbabago at hindi yan mawawala. Sabi ng Lord na for us to stay blessed, sometimes we have to obey first dun sa mga gusto niyang ipagawa sa atin. At kung tayo ay magiging faithful doon, for sure, God will be more faithful sa buhay natin, sa pangarap natin, sa future natin, at sa kahit na pang daily lives lang natin. Hindi mo pa ito sabihin sa Kanya, God will shower you blessings sa way na hindi mo ine-expect. Basta, you are also willing to obey and to submit to His command. Yun lamang po. Let us all pray. Lord God, we thank you for your word tonight. We thank you for your presence na naranasan ng bawat isa. Tunay nga po, ang katapatan mo ay naranasan namin. Lord, dalangin po namin na patuloy mo kaming bigyan ng courage to obey your word, to honor your word, and mas patuloy naming papalagahan ang pakikipagrelasyon namin sa iyo sa pamamagitan ng pag-devotion namin araw-araw. Lord, patuloy naming dalangin na matapos na ang crisis na ito, ang pandemic na ito, upang makabalik na kami sa aming mga normal na buhay. Dalangin din po namin na i-shower mo po ng wisdom ang mga leaders namin from the national to the local government upang magkaroon na ng maganda at matibay na plano upang maiwasan na ang kaguluhan at kalituhan. Lord, alam namin na sapat ang iyong kapangyarihan upang i-manage ang lahat. Patuloy kaming magtitiwala sa inyong mga plano dahil alam namin na kumikilos kayo. All this we pray in your mighty name, Jesus. Amen.